Welcome to my YouTube channel at Berno TV. And now, video starting! Hello mga ka-viewers, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, once again, welcome back sa aking YouTube channel at Berno TV. Okay, so mga ka-viewers, kahapon po ating pong napag-usapan ang patungkol po sa limang dahilan kung bakit po humihinto ang isang vlogger or ang isang YouTuber. At syempre mga ka-viewers, salamat po sa inyong mga feedback, salamat po sa mga comment. At mamaya po, pagkatapos po ng video nito, lahat po na nag-comment kahapon, kayo po ay aking isa-shoutout. Okay mga ka-viewers, ngayong araw pong ito, tatalakayin natin, yan. Usapang OFW po muna tayo mga ka-viewers, yan. Okay, dahil marami po tayong mga ka-viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Diba, meron tayong ka-viewers sa London, sa Hong Kong, at sa iba pang bansa na nagpo-comment po sa atin. So, usapang OFW po tayo. Ayan. Okay? So, pag sinabing usapang OFW, mga ka-viewers, ito yung mga karanasan, mga matitinding karanasan ng ating mga kababayan na nangingibang bayan o nangingibang bansa para makipagsapalaran para sa kanilang mga mahal sa buhay. Okay, pagbibigay ako mga ka-viewers ng limang sabihin na nating matinding nararanasan o naranasan ng mga kababayan nating OFW para lang makipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. Okay, so alam niyo mga ka-viewers, yung ating mga OFW sa ibang bansa, ito po yung mga kung tawagin natin bagong bayani ng ating bayan, no? Malaki po ang kanilang naiko-contribute sa ating economy dito po sa Pilipinas, no? Yung kanilang mga dollar na ipinapadala sa kanilang mga mahal sa buhay. At syempre, salamat po sa ating mahal na PRRD dahil nagkaroon po ng batas, no, na bawal abusuhin yung mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, lalo na po sa mga bansang alam natin, taan natin na pinagsasamantalahan o inaabuso ng ating mga kababayan. So now, ano ba yung limang matitinding lungkot na nararanasan ng ating mga OFW pag sila ay nasa ibang bansa? Diba? So pag sila ay nasa Pilipinas, ang una po nilang napi-feel sa kanilang mga sarili is lungkot. Yan, lungkot po. No? Lungkot sa family, lungkot sa lugar, 'di ba? Lungkot sa mga kapitbahay na iiwanan, 'di ba? So lungkot po, yung matinding lungkot ang kanilang kalaban. At ang number 2, matinding kaba sa interview. Yan, 'di ba? Pag ini-interview yan, talagang matindi yung kaba. 'Di ba? Hindi mo alam, makakapasa ba ako, makaka 'di ba? Masasagot ko ba yung mga tanong sa akin, etc., etc. So, kinakabahan siya maging sa interview. At yung pangatlo, pagsakay sa airplane, 'di ba? Pagsakay sa aeroplano, lalo na kung yung OFW na nag-abroad na nakikipag namamasukan doon ay wala pang experience sa aeroplano, ito po ay torture na po sa isip niyo kung paano niya siya kaya ba niya sumakay o ano bang gagawin niya, 'di ba? So, matindi na po ang kanyang nararanasan. At ang number 4, pagdating sa magiging amo sa ibang bansa, 'di ba? Pagdating niya doon, ano kaya yung kahihinatnan ko? Stricto ba yung parent ay yung magiging amo ko, yung employer ko, 'di ba? Pagsasamantalahan ba ako, etc. So hindi niya alam, no? Hindi siya sure kung mabuti ba o masama yung kanya pupuntahan sa ibang bansa kasi hindi mo po bansa 'yon, 'di ba? So, yun ay ibang bansa, may sarili silang kultura, may sarili silang pamamaraan sa pakikitungo sa mga tao, lalo na kung hindi nila ito kauri. At ang number 5 sa magiging amo or employer, di ba? Pagdating mo doon, yun nga, hindi mo alam kung sino yung mga employer mo, hindi mo alam ang ugali, di ba? Usually mga ka-viewers, di ba dati, nung mga nakaraang mga panahon, so talagang pagka yung isang empleyado o isang OFW sa ibang bansa ay pumasok, lalo po ito kung ito ay babae, di ba? Madalas natin nababalitaan dati na sila inaabuso, di ba? Magtatrabaho sa isang bahay, tapos dadalhin sa kabilang bahay, di ba? Dadalhin na naman sa anak ng amo niya para maglinis, magtrabaho. Halos wala na siyang tulog, no?
Ganun po katindi yung mga nararanasan ng ating mga kababayan na nangingibang bayan o nangingibang bansa. Diba? Kaya po tayo mga family na nasa Pilipinas, wag po tayo yung kung makapag-asta is wagas. Diba? Dati yung OFW na nasa ibang bansa, kapitbahay mo lang. Diba? Dati nilalampas-lampasan mo lang, hindi mo mang kinakausap. Ngayon, nung nag-abroad na, naging successful sa ibang bansa, nagpapadala na ng mga dollar sa kanyang family, aba, bigla mo lang kinausap, bigla mo lang chinat, bigla mo lang kinumusta. Ba, may bonus pa, video call pa. Diba? So, bakit parang bigla mo siya naging close? Dahil ba naging successful na siya doon? Diba? Tandaan natin mga ka-viewers, tayo po mga family ng mga OFW na nasa ibang bansa nagtatrabaho, hindi po masarap ang kanilang buhay doon. Diba, hindi po natin alam kung gaano ang hirap, lungkot, puyat, pagod ang kanilang nararanasan doon para lang mabigyan po kayo ng masarap na buhay, mapag-aral yung mga anak nila, diba? Mabayaran ng kuryente, mabayaran ng upa sa bahay, masustain lahat ng mga kailangan ng pamilya, sila po ang nagsasakripisyo para sa inyo. Diba? At siguro ang gagawin po natin yung mga family na naiwas sa Pilipinas, All we have to do is pray, di ba? Pag-pray natin sila, pakita natin yung totoong suporta na naandyan lang kayo. Talaga nagsusuport sa kanya, hindi lang dahil na binibless kayo o pinapadalaan kayo ng anumang material na galing sa kanila, kundi talaga naandyan ka to support him or to support her, di ba? So iparamdam po natin, iparanas po natin yung totoong pagmamahal at suporta sa ating mga kababayan, sa ating kapatid, nanay, tatay na nasa ibang bansa na nagtatrabaho para po sa atin. Diba? Dahil ginagawa nila ito para tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Kung kayo anak, diba, ng mga nagtatrabaho sa ibang bayan, pag-usayan po ninyo, pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral. Diba? Para naman ang sagot matuwa siya at hindi masayang yung kanyang sustento na ipinapadala sa iyo. Diba? Tandaan natin ang ating mga OFW, sila po ang itinuturo nating bayani ng ating bayan, kaya dapat sila sinusuportahan. Hindi po sila hinihingian ng kung ano-ano. Diba? So mga ka-viewers, maraming salamat po sa inyong pagtutok. At katulad po ng sinabi ko, lahat po ng mga nag-comment kahapon, sila po ay aking isa-shoutout ngayon. Shoutout po kay Fine Desil. Yan. Shoutout kay Ikalinga Kami Cordillera. Shoutout sa iyo. Shoutout sa The Pink Room Guitar Backen. Shoutout kay Andrea German, Raylene Villamar, Audio Essential Music, Ken Sucks TV, Roger 888, at kay Blissful Main Channel, Jen Jackson, Saido Barbers, Harvard Brothers, Diane Grace, at last but not the least, kay Mark Allison Caballo. Okay mga ka-viewers, maraming salamat po sa inyong pag-comment at sa inyong panonood kahapon ng aking video. I hope na mayroon po kayong natutunan at mayroon po kayong nalaman sa inyong pong videong pinanood. Okay mga ka-viewers, kung gusto rin po ninyong i-kupoyo sa aking next video, ang gagawin niyo lamang po ay mag-comment at mag-share. Like and share po sa videong to para sa aking next video kayo po ay aking isa-shout out. Huwag po nating kalimutan mag-share mga ka-viewers para naman po malaman din po ng iba at meron din po silang matutunan sa buhay. Tandaan po natin mga ka-viewers na masarap po ang mabuhay. Huwag po nating pahirapan ang ating mga buhay. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and also to like and share.